Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumain niyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo'y maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Tayo pong lahat, inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal at sa inyo mga kapatid na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ang kaloob namin naway mapuspos ng ganap sa Espiritu mong dumadaloy sa aming lahat upang bigyan niya kami ng layuning kalugod-lugod sa iyo at ng kapasyahang sundin ang loob mo sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Noong mga araw na iyon, ibig matiyak ng pinuno kung ano nga ang sakdal ng mga Hudyo laban kay Pablo. Kaya't pinagpulong niya kinabukasan ang mga punong saserdote at ang buong Sanhedrin, saka kinalagan si Pablo. Ipinanaog at iniharap sa kanila. Alam ni Pablo na dooy may mga Saduceo at Pariseo, kaya sinabi niya ng malakas, "Mga kapatid, ako'y Pariseo, anak ng mga Pariseo. Dahil sa pag-asa kong muling mabubuhay ang mga patay, ako'y nililitis ngayon." Matapos itong sabihin ni Pablo, nagtalo-talo ang mga Pariseo at ang mga Saduceo at nahati ang kapulungan. Sapagkat ang sabi ng mga Saduceo, hindi muling mabubuhay ang mga patay at walang anghel o espiritu. Subalit ang mga Pariseo na may naniniwala sa lahat ng ito. At lumakas ang kanilang sigawan, tumindig ang ilan sa mga eskribang kapanig ng mga Pariseo at malakas na tumutol. Wala kaming makitang pagkakasala ng taong ito. Ano kung may isang espiritu o isang anghel na nagsalita sa kanya? At nang maging mainitan na ang kanilang pagtatalo, natakot ang pinuno na baka lurayin nila si Pablo. Kaya't pinapanaog niya ang mga kawal, ipinakuha si Pablo at ipinapasok sa kuta. Kinagabihan, tumayo ang Panginoon sa tabi ni Pablo at sinabi sa kanya, "Lakasan mo ang iyong loob
nagpatotoo ka tungkol sa akin dito sa Jerusalem, ganyan din ang gawin mo sa Roma. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Diyos ko, ang aking dalangi, ako'y iyong tangkilikin. Diyos ko, ang aking dalangi, ako'y iyong tangkilikin. O Diyos, ako'y ingatan mo. Ingatan ang iyong lingkod. Ang hangad ko ay maligtas, kaya sa'yo dumudulog. Ika'y aking Panginoon, ang wika ko sa aking Diyos. Kabutihang tinanggap ko ay ikaw ang nagkaloob. Ikaw lamang, o Poon ko, ang lahat sa aking buhay. Ako'y iyong tinutugon sa lahat kong kailangan. Diyos ko, ang aking dalangi, ako'y iyong tangkilikin. Pinupuri ko ang Poon na sa akin ay patnubay. Kahit gabi, diwa niya ang sa akin umaakay. Nababatid ko na siya'y kasama ko oras-oras. Sa piling niya'y, kailanman hindi ako matitinag. Diyos ko, ang aking dalangi, ako'y iyong tangkilikin. Kaya't ako'y nagdiriwang, ang diwa ko'y nagagalak. Ang lagi kong nadaramay, hindi ako matitinag. Pagkat di mo tutulutang ang mahal mo ay malagak sa balo ng mga patay, upang doon ay maagnas. Diyos ko, ang aking dalangi, ako'y iyong tangkilikin. Ituturo mo ang landas na buhay ang hahantungan. Sa piling mo'y madarama ang lubos na kagalakan. Ang tulong mo'y nagdudulot ng ligayang walang hanggan. Diyos ko, ang aking dalangi, ako'y iyong tangkilikin. Magsitayo na po ang lahat. Alleluia, 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 Alleluia. Lahat naway magkasa at sa Diyos Ama, nang tanay sumampalataya. Alleluia, Alleluia, Alleluia. Sumainyo ang Panginoon at sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, tumingala si Jesus at nanalangin. Amang banal, hindi lamang ang aking mga alagad ang idinadalangin ko, kundi pati ang mga mananalig sa akin dahil sa kanilang pahayag. Maging isanawa silang lahat, Ama, kung paanong ikaw ay nasa akin at ako'y nasa iyo, gayon din naman maging isa sila sa atin upang maniwala ang sanlibutan na ikaw ang nagsugo sa akin. Ang karangalang ibinigay mo sa akin ay ibinigay ko sa kanila upang sila'y ganap na maging isa gaya nating iisa. Ako'y nasa kanila at ikaw ay nasa akin upang lubusan silang maging isa at sa gayon makikilala ng sanlibutan na sinugo mo ako at sila'y iniibig mo katulad ng pag-ibig mo sa akin. Ama,
Nais kong makasama sa aking kinaroroonan ang mga ibinigay mo sa akin upang mamasdan nila ang karangalang bigay mo sa akin. Sapagkat inibig mo na ako bago pa nilikha ang sanlibutan. Makatarungang Ama, hindi ka nakikilala ng sanlibutan, ngunit nakikilala kita. At nalalaman ng mga ibinigay mo sa akin na ikaw ang nagsugo sa akin. Ipinakikilala kita sa kanila at ipinakikilala pa upang ang pag-ibig mo sa akin ay sumapuso nila at ako namay sumaka nila. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo mo na ang lahat. Magandang tanghali po sa lahat. Ang ating pong ebanghelyo ay karugtong ng ebanghelyo natin kahapon o nung isang araw pa. Ang tawag po dito sa parte ng ebanghelyo, lalo na ang buong chapter ng John chapter 17 ay ang High Priestly Prayer of Jesus. Ang panalangin ng pinakamataas na pari na si Jesus. Bakit po pinakamataas na pari? Dahil siya lamang ang itinalaga ng Ama upang magbigay saksi sa kaniyang kapangyarihan at sa kaniyang pag-ibig. Ang buong panalangin ito ni Jesus ng chapter 17 ni St. John from verse 1 to verse 26 na ating napakinggan ay nahahati sa tatlo. Mula verse 1 hanggang verse 5 ay ipinakilala ni Jesus ang kaniyang sarili sa pamamagitan ng pagpapakilala sa Ama, na ako at ang Ama ay iisa. Kung papaanong iniibig ako ng Ama, gayon din naman iniibig ko kayo. Ito ang pagpapakilala ni Jesus sa kaniyang mga alagad. Ang chapter 6 hanggang chapter 20 ay pagpapakilala man ni Jesus ng kaniyang mga alagad. Kung papaanong tinipon ni Jesus ang kaniyang alagad at binigyan ng aral tungkol sa relasyon ng Ama at ng Anak. Kung papaanong nag-ibigan ang Ama at Anak, yun din ang ibinibigay ni Jesus na pag-ibig sa kaniyang mga alagad. At ito po, nakatapusang bahagi ng Ebanghelyo ay bahagi naman para sa mga tao at mga alagad na sumunod sa Kaniya at susunod pa sa Kaniya. Ipinapanalangin ni Jesus na sana ang kanilang pagiging isa ng Ama, ang pagpapakilala niya sa Ama sa pamamagitan ng kaniyang larawan, sa pamamagitan ng kaniyang imahe, ay sana rin kaparehong Diyos ang makilala ng mga taong sumusunod sa Kaniya at ang mga taong ayaw kumilala sa Kaniya. Siya ang ating nagiging tagapamagitan. Si Jesus ang ating poong Nazareno, ang pamagitan natin at ang pinakamataas na pari na nagdadala lahat ng ating panalangin sa Ama. Sa trono ng Ama, sa kaharian ng Ama, sa kalangitan ng Ama, ito ang kaniyang pangako. Na upang ang lahat ay makilala ang Ama, ang larawan, ang imahe, ang halimbawa, ang mga gawa, ang mga himala ni Jesus, ang nagpapakilala kung gaano kamahal ng Ama ang kaniyang anak. At ito rin ang paraan kung papaanong ipinakita ni Jesus kung gaano niya kamahal ang kaniyang mga alagad. Ito ang katunayan ng ating pananampalataya. Nasabi nga sa sulat sa mga Ebreo,
maging matatag kayo sa inyong pananampalataya sapagkat meron tayong pinakadakilang pari na pumasok sa kaharian. Ibinibigay sa atin ang pagpapaalaala na sa kabila ng ating kahirapan, sa kabila ng ating pagpupuniyagi, may isa tayong pinakadakilang pari na sa simula't simula pa'y itinataas niya ang lahat ng ating pangangailangan at ang lahat ng ating adhika. Ito ang ibinibigay na katotohanan ng Ebanghelyo ngayon. Nais kong makasama sa aking kinaroroonan ang mga ibinigay mo sa akin. Nais kong makasama sa aking kinaroroonan sa kalangitan. Gusto kong makasama ang lahat ng ibinigay mo sa akin. Ayaw ni Jesus, ayaw ng Diyos na mayroong mawawalay sa Kanya. Gusto niya tayong lahat ay makasama niya doon sa kaharian ng Diyos. Along the way, tayo ang umaayaw. Along the way, tayo ang bumibitaw. Along the way, tayo ang napapagod. Pero sa kaniyang panalangin, sa kaniyang pakikiugnay sa ating lahat, sa banal na misa, sa kaniyang kaharian, ang tangi lamang makapapasok ay ang tunay na sumusunod sa kaniyang salita. Na tunay na kumakapit sa kaniyang salitang ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Ang panalangin ito ni Jesus para tayo'y maging isa ay panalangin din nating lahat na sa kabila ng ating pagkakaiba-iba ng estado ng buhay, pagkakaiba ng pangarap, pagkakaiba ng kasaysayan, pagkakaiba ng karanasan, gusto ng Diyos na tayo'y makaisa at maging isa sa kaniyang isip at sa kaniyang diwa. Malalim ang gustong iparating sa atin ng Diyos. Pero dahil sa ating pinakamataas na paring si Jesus, siya ay nagkakaroon ng pakikiisa sa ating kahinaan. Upang maunawaan natin si Jesus, ang anak ng Diyos, na nakikisa sa ating sakit at hirap, siya ay namatay sa krus upang tayo'y tubusin sa kasalanan. Nakikisa sa ating weakness, nakikisa sa ating kahinaan upang maramdaman natin na sa bawat paghihirap ng buhay, sa bawat pagkapako sa krus, ay palaging mayroong muling pagkabuhay dahil sa biyayang patuloy na umaagos mula sa krus na yan patungo sa atin. Ito ang kaniyang tagapamagitan. Ito ang kaniyang pamamagitan upang makita natin kung gaano tayo kamahal ng Diyos, kung gaano tayo dapat makiisa sa kaniyang pagbibigay diwa sa pagmamahal ng Diyos hanggang sa kalangitan. Makita po natin ang imahe ng Diyos, makita po natin ang mukha ng Ama sa mukha ng ating Poong Jesus Nazareno. Pagpalain tayo ng Poong may kapal. Magsitayo na po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, nananalangin si Jesus sa Ama para sa pagkakaisa. Sa paghihintay sa Pentecostes, lumapit tayo sa Ama at idalangin ang tunay na pagkakaisa ng lahat ng kaniyang mga anak. Ama ng lahat, pag-isahin mo kami. Ama ng lahat, pag-isahin mo kami.
ang lahat ng kasapi ng simbahan naway magkaisa sa puso at isip kasama ng ating Santo Papa at ng ating mga obispo. Manalangin tayo. Ama ng lahat, pag-isahin mo kami. Ang mundo naway sumampalataya kay Kristo, bunga ng nagkakaisang halimbawa ng mga Kristiyano. Manalangin tayo. Ama ng lahat, pag-isahin mo kami. Ang lahat ng bininyagan kay Kristo naway magkatipon sa iisang simbahan. Manalangin tayo. Ama ng lahat, pag-isahin mo kami. Ang bawat mag-anak naway mabuklod sa iisang pananampalataya at pag-ibig. Manalangin tayo. Ama ng lahat, pag-isahin mo kami. Ang mga yumao naway tawagin sa ganap na pakikipagkaisa sa Diyos magpakailanman. Manalangin tayo. Ama ng lahat, pag-isahin mo kami. Banal na Ama, sa pamamagitan ng mga panalangin ito, maakay nawa ng lahat ng tao sa pagkakaisang ibinabahagi mo sa nag-iisang minahal mo, bago pa man itatag ang sansinukob. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Magsiupo ang lahat. Tayo na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugda ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurian niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, paakyatin mo sa iyong piling sa kalangitan ang aming mga panalangin kalakip ng haing mga alay, upang ang mga pinaging dapat mong gawing dalisay ay maging marapat na makasalo sa piging ng iyong pagmamahal sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ngayong ipinagdiriwang ang paghahain ng Mesiyas, ang maamong tupa na tumubos sa aming lahat. Ang katawan ng anak mong sa krus na bayubay ay handog ng pag-ibig na walang kapantay. Ito ang paghahain ganap mong kinalugdan. Ito ang nilunggati ng dating pag-aalay. Ang buong sarili ng anak mong si Jesus ay inihain sa iyo upang kami matubos. Siya ang dambana at paring naghahandog. Siya pa rin ang tupang handog na ibinukod. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo
nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Usana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Usana sa kaitaasan, magsilod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan niyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman, nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan, inabot niya ang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin ito ang kalis ng aking dugo. Nang bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Magsitayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagintapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol ni San Juan Bautista, at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa kaniya, ang lahat ng parangal at papuri sa iyo, Diyos, Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sa tagubili ng nakagagaling na utos at sa turo ni Jesus ng Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin at huwag mo kaming ipaintulot sa tukso. At iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw,
iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon naway laging sumayin niyong lahat. At sumaiyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, pagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsilod po ang lahat. Narito si Jesus, ang ating pinakadakilang pari, na siyang naglilingkod para sa lahat. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad ang inaanyayahan sa kaniyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amin pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Sa'yo na inyong
ay hatid mo sa amin, malaya't matindi, hindi nagmamali. Announcement, mabibili pa rin po ang ating official na imahen ni Jesus Nazareno. Ang mga ito po ay mabibili lamang sa ating Parish Finance Office. Ang malilikom po na pundo ay gagamitin sa pagsasaayos ng ating Adoration Chapel at Baptistry. Pagkatapos ng Misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ang lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor at pambansang dambana ni Jesus Nazareno. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, sa aming ginanap na pakikinabang, matutuhan nawa namin at mapagsaluhan ang iyong aral at dulot na kaligtasan upang kami paging dapating magkamit ng iyong bigay sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Yumuko kayo para sa pagbabasbas. Mahal na poong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo po ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga daladala nilang mga imahen at dasalan. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa biniyag na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpa sa walang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyarihan at mapagmahal na Diyos, ang Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang ating pagdiriwang, umayo kayong taglayang kapayapaan ng poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin. Binibintubo ka namin. Aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sa isak ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inarangal
panahin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inuwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iniwalhati ka namin.